Basta batas. Basta batas. Basta batas. Next question. Sabi ni Merly, eh, ito tungkol sa apelyido parang ng bata friends, na hindi parang barkada na lang si Merly. Oh, di ba si Merly? Ito yung nagbebenta ng bangus dyan sa may kanto. Ito si Merly, apelyido ng bata daw na hindi naman ginagamit. Sabi, good afternoon po, ask ko lang po tungkol sa birth certificate ng anak ko dahil naka-apelyido sa tatay niya. Pero hindi po niya ginamit simula't nag-aaral po siya. Hindi naman po kasi nakapasok ang marriage contract namin. Sa ngayon po, hiwalay na po kami. Ang gamit po niyang apelyido ko, ano po ba ang dapat gawin? Saan po ba kami pumunta? Gusto para ipa-cancel po. Gusto ko yung nilaktawan mo yung second batch. Unang-una po, unang-una no, yung ground, bakit mo ika-cancel yung apelyido mo? Eh kung yung apelyido naman ay apelyido ng tatay mo, eh yan ang magiging apelyido mo dapat. Eh ngayon dapat makaisip ka ng ground kung bakit mo siya gustong palitan. Hindi naman pwede na basta dahil gusto mo lamang. Dahil yung apelyido ay pagkakakilanlan. Again, if you're a legitimate child of your father, yung surname niya talaga ang kukuhain mo. At para mapabago mo yan, mag-iisip ka ng isang reasonable na ground. Ngayon, bakit hindi basta-basta babaguhin ng apelyido? Kasi syempre, yan extension nga ng kung sino ka. Diba? Ngayon, yaan sa tingin ko, parang hindi na yata typographical error yan, makakailangan mo magsampana ng kaso sa korte. Kasi parang pag yung apelyido ng nanay mo, kasi medyo nalilito ako dahil alam ko parang typographical na yan, parang merong ganun pero aalamin ko ha. Pero kung typographical pa rin, makukonsider na typographical yan, admin case lang po yan, pupunta lang kayo sa civil registrar. Para lalo pa kung sa lugar ng inyong kapanganakan o kung saan mang civil registrar's office, sapagkat computerized na naman sila, maaari kang matulungan administratively, mapakansila mo yan. Pero kung yan ay hindi typographical error, kukuha ka ng abogado para gawin po yan. Attorney, sabi dito... At gagastos hindi... ka dyan, madam. Sabi dito, attorney, hindi naman po kasi nakapasok marriage contract namin. Ibig sabihin, hindi ifinile. Ang problem, kahit po wala kayong marriage contract, hindi nangangahulugang hindi kayo kasal. So technically po, kinasal kayo sapagkat ang marriage contract po ay hindi requirement para magkaroon ka ng pag-aasawa. Ang marriage certificate ay best proof. So kahit walang marriage certificate, kung mapapatunayan naman na nakikinasal talaga at naging mag-asawa, at kayo naman ay may legal capacity, ibig sabihin wala na, nasa hustong edad kayo, wala kayo ng mga impediments para ikasal, kayo kumuha ng valid marriage license, kayo'y nag-appear before a solemnizing officer at tinanggap yung isang isa bilang mag-asawa, nagkaroon kayo ng tinatawag na marriage ceremony, ibig sabihin for all intents and purposes, naganap. Naganap at kayo naging mag-asawa. Pero naiintindihan din kita sa isang banda kung hindi nga kayo nag-file ng kahit ano, yung ginagawa ng iba, tahimik na lang. It's as if, di ba? Hindi naman siya na... Ito na naman tayo. Nagkaroon ng pag-aasawa. Pwede naman niya, kamo. Pwede naman niya kung pareho kayong hindi nagreklamo. Kaya lang, kung hindi mo ipapaanal yan, biglang yumaman yung isa ngayon. Nako. O, di meron ka ngayong share dun sa pagyaman niya dahil wala naman kayong problema prenup. Yan, o, kaya mas maganda, gawin nyo nga nararapat. Pero suggestion ko sa kanya, hindi ko kasi masyadong sure kasi may nakita ako na pag yung apelyido from nanay to tate, parang typographical error na lang yata. Pero kung hindi, kasi yung mga typographical error, madaling spelling lang, di ba? Correct. Mabilis na yan Yung sex ngayon, yung woman, yung male-female. Male or female, typographical na lang din yan, hindi mo na kailangan pumunta sa korte. So, pinakamaganda niyang gawin, pumunta na sa civil register at magtanong. Pag sinabing yan ay typographical, gastos kaya tatang mga 5,000 to 6,000, yan ang alam kong normal na ginagastos dyan. Pag hindi naman pwede, kukuha ka ng abogado. Pwede po kayo makipag-ugnayan, madam, sa inyong local civil registry office para po sa karagdagang impormasyon para mas masiguro ninyo na talagang walang sabet, hindi ba? Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.